pamilya, medyo pumunta tayo sa nakaraan dahil alam po ninyo may mga putahing nakakalimutan na dahil sa pagdaloy ng panahon, yung mga sinaunang lutuin eh medyo nag-iiba na o di naman kaya'y nakakalimutan na. Kaya tayo'y magluluto ngayon ng sampaini. Ayan ang ituturo at iluluto sa atin ng ating reyna ng kusinang Kapampangan, Acheng Lilian Borromeo. Acheng, maga kay ganda sa iyo. Maga kay ganda. Ano po ba yung sampaini? Parang sampayan? Oo. Sa, ay, talaga? Sa Tagalog. Ah, okay. Sampaini, sasampay mo ito. Oo. Sa Kapampangan, sampaini, akyat mo sa taas. Ah, eh bakit ko tinawag na sampay nito? Sa versyon ng Kapampangan, kasi nung panahon, nagluluto sila, ay nagpakakatay sila ng mga kanye, mga animals sa baba. Livestock. Oo, sa isa, sa silong. Oo, sa taas naman, nagluluto. Ah, so yung kaya iakyat mo. Yung pag nakakatay na sila, iakyat mo para makakain ng lahat. Ayun naman pala. Naku, para sa mga millennial, ang bahay po nung araw, eh may silong. Sa silong ginagawa, nag-iimbak ng palay, ng bigas. At sa kwento nga po ni Acheng, eh doon din nagkakatay ng baboy, manok at kung ano pa na gagamitin nila sa pagluluto, siya kaya akyat papunta ng kusina. Kaya, Sampaini. Ayun. In short, sampaini. Okay, ito daw po ay lutong parang gopis. Oo. Ah, ano po ang kaibahan? Ang kakaibahan niya, sorry. Sige po. Merong gulay. Ah, may gulay. Ah, oo nga. May mga gulay. Meron tayong nakikitan talong dito. Merong patatas, may bell pepper, at saka kamatis. Eh, yung ginagawa mo, Acheng, ikay nagigisa na nang? Ginisa ko yung bawang, sibuyas, tapos nilagay ko na yung lungs, yung baga. Yung baga ng baboy. Oo, baboy. Okay, baga ng baboy na pinakuloan na ito. Oo, pinakuloan. Tsaka tinatad na malilinggit. O, pagkatapos po, ano sunod? Tapos ilalagay ko na itong ating pork loin. Ah, meron din namang laman. Laman, para malambot na kagad. Kasi, yung bopis, alang laman, puro baga lang at puso. Ngayon. Tapos po? Tapos susunod na yung ating, yung ano po kidney. Yan? Ano ba yung kidney? Kidney. Bato. Bato. Yan, na pinakuluan na lang din. Pinakuluan ko na. Acheng, ay tapos meron ding atay ng baboy din ito. Acheng, habang nagigisa ka, bigyan mo naman kami ng tip pa paano matatanggal yung lansa pagka ikay nagluluto ng laman loob. Di ba medyo may anggo, may lansa? Oo, meron. Nung panahon ng ninuno, nilalagyan nilang apog. Apog? Ginukulo sa apog. Yung nilalagay sa... Sanganga. Okay. Pinakukulo sa apog. Mm-hmm. Kung wala akong apog. Sa panahon ngayon, baking soda. Baking soda. So, pagka pinakukuloan nyo, lalagyan ng baking soda. Mm-hmm. Gano'ng kadami? Konti lang. For example, 1 kilo. Mm-hmm. Parang 1 teaspoon lang. 1 teaspoon. Malinggit na malinggit lang. Pero kung medyo may amoy talaga, mm-hmm, isang kutsara. Isang kutsara. Hindi na, walang epekto yung sa katawan. Tapos yung babanglawan mo Babanglawan. Okay. Sige. Kasi yung sa gulay din, mm-mm, para yung walang discolorization. Kasi kuminsan, nung panahon ng ninuno, mga copper kasi. Copper. Pero ngayon, walang copper. Pakukulo mo rin konti sa baking soda. Okay. Para yung color nandyan. Yun naman pala. Okay. Ano nang magsusunod natin? Ilalagay ko lang lahat itong karne. Ayan ang atay ng baboy. Tapos yung kamatis. Ang kamatis. Sunod-sunod na yun. Sunod-sunod na po. Sunod-sunod na yun. Ito na. Kamatis, patatas, bell peppers, talong. At yun, ano itong parang lemon na malinggit. Lemon yan. Pagka tapos na bago mo siya kainin, lagyan mo pipigaan siya. Pipigaan? Para matanggal din naman yung lansa. Yun naman pala. So, tas wala nang ilalagay na ibang pampalasa. Asin at saka salt and pepper. Yun lang po? Walang suka? Ganyan? Meron. Meron. Yung asim ng ganun. Ito na yung magbibigay ng asim. Pero sa amin, may suka. Sa inyo may suka.
Oh, yun. Lalagyan pa ng suka. Lalagyan pa ng suka. Parang ang bopis ng lasa. Parang bopis. Na may, may gulay talong. Lang siya. Tapos niyan, tapos na. Tapos na ito. Lalagay na lahat ito. Ayun. Masasangkot siya na lang ng bagya. Mga ilang minuto pa. Para... para pag nakita mong medyo yung gulay, luto na. Ayos na. Ayos na po. Ayan. So, dito sa ginamit na, nilagay na gulay ni Acheng, yung patatas ang medyo matagal-tagal na maluto. Ayan. So, yun ang aabatan nyo. Salt and pepper pinagsama na ni Acheng. Tapos, bago kakainin, ayan na, pipigaan ng lemon para matanggal ang lansa. Linggit naman ang lemon mo, Acheng. O, yun ang talagang lumang ano. Ah, yun, native din yan? Kapampangan din ang lemon mo? Ah, okay. Hindi naman diet na kulay yellow yan. Hindi. Green ito, naging yellow. Ah. At yung mga buto, pwede yung tanim. Oo nga, oo. Lemon nga po, pero ang liit, parang ganyan, parang diet lang ang laki. Tapos niyan, ayos na buto-buto, Acheng. Ayos na. Ayan, naman pala. Titikman at titimplahan na maganda. Sige, Acheng, mag-linis ka muna dyan. Eto, meron tayong pamunas dito. Mga Acheng, mga kuyang! Napakasimple lang po ng sampaini. Parang bopis lang na may gulay ang version ng mga kapampangan. Halika, Acheng! Halik po kayo. Ayan. Ay, naku, dito pala si Ate Girl. Si Ate Girl na rito. Sasayaw ka na naman. Ayan. Ayan. At si Acheng, syempre kailan niya. Upo ka, Acheng. Ikaw. Sige po. Okay lang po ako. Si Acheng nagluto para sa amin na lamang. Galing pa yan ang manyama. Manyama. Laging masarap. Acheng, baka meron kang babatiin yung mga apo mo. Ating ko po. Sige, Acheng, huwag kang mahiya. Hindi, meron akong kaklase. Ah, may kaklase. Mm-hmm. Nagpapabati si Paz de Jesus. Paz de Jesus. At saka si Mr. and Mrs. Jackson Go. Uh-uh. Yung boss ko. Ayan. Saka lahat ng mga kapampangan. Ayan. Basta tayo'y magkasama. Laging mayroong umaga. Kay ganda, pagsikat ang araw.